Hi Vitas! Welcome back to my channel! So for today's video, nandito tayo ngayon sa Asiong Caviteno sa Silang, Cavite. So we're going to try out their food. And nirefer lang to nung kaibigan kong si Teacher Gelo. Say hi! Hello! Ayun. So mga ka-food trip. Yan. Kasama ko ngayon si Teacher Gelo. Tatry namin yung food dito sa Asiong Caviteno Restaurant sa Silang, Cavite. So, hi! Kasama ko si Teacher Gelo. Pakilala ka naman. Hello mga ka-food trip. So ngayon magkasama na kami dalawa. Oh. Yan na yung collab namin dalawa ngayong araw. Collab talaga. Yeah. Yung mga gusto makikollab dyan, kontakin nyo na lang kami. Ayun, so tatry namin yung food dito sa Asiong Cavite, yung restaurant. Ayan. So hinihintay lang namin yung ano, kunin yung order namin para makakain na. So ano bang orderin natin ulit? Yung sikat na pansit. Pusit. Pansit pusit. Ang orderin natin ngayong araw. Tapos meron din silang lengua. Try natin yung lengua. And then yung adobong pork. Adobong pula. So, nakaka-curious ko ano yung adobong pula. Kasi parang, ano siya sa achuete sauce. Yon. So, tutry lang muna natin yon kasi medyo may kinain na rin naman kami kanina kaya medyo may naman na yung chan. Kaya yun. So, Teacher Gelo, ano yung channel mo? Ano mo sa kanila? Okay, so mga ka-food trip, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-search na lang sa YouTube ang Food Trip with Teacher Gelo. So, lahat ng review nang kakainin natin ngayong araw ay makikita ninyo sa aking YouTube. And then, pag sa atmosphere naman, ay makikita ninyo doon sa YouTube ko. Opo, yan. So, siya ang magre-review ng food, ako ang magre-review ng ambience, at saka ng overall experience dito sa Asiong Caviteno. Nandito na yung food. Ayan. Ito, nandito. Ayan. So, meron tayo nung adobong pula, pusit, pansit pusit, and yung lengua. Tapos, meron din tayong drinks, mga Vikas. Ito. So, ito yung tanglad. Lemonade. Ayan. So, ayan, i-judge na natin ang food Vikas. Wait.
So hi Vicas, we're done eating na dito sa Asiong Caviteno Restaurant sa Silang Cavite. So just an honest feedback with regard to the food, yes, yung lengua, sobrang lambot and sobrang masarap siya. Kaya biglang na-arouse yung taste buds namin na maghanap ng iba pang lengua. Saan pa ba merong mga lengua dito na sineserve? Comment kayo kung saan pa pwede para matikman namin. Yung pansit na pansit poset, nothing special, parang lasang pansit sotanghon lang din siya. Kaya lang kasi pag kinain mo siya, syempre yung squid ink nasa ngipin mo. So luckily hindi naman nagmansya. Ayan, makita ninyo. Ayan, nagmamansya kasi yun eh, yung squid ink. So yun yung kakaiba niya. Tapos seafood kasi siya. Sanay kasi tayo na kapag sotanghon, di ba chicken sotanghon yung nandoon na nakahalo dun sa pansit. So okay naman din yung lasa niya. And yung adobong pula, yun, malambot yung karne. Pero syempre iba pa rin pag sinabing adobo eh. Inahanap mo talaga una yung taba. Diba? Na yung taba, siksik siya sa taba tapos maluluto siya sa sarili niyang mantika. Ganun yung hinahanap nating adobo, diba? So, yun, it's worth the try naman. Overall, the ambience is very, very good. Maganda yung lugar, maganda yung paligid. Hindi ganun kainit kahit na walang ano, kahit na electric fan nga lang yung nandoon, wala talagang aircon or whatsoever kasi open space siya. Kasi yung kataba niya is parang mini farm. So medyo malawak yung area sa likod. So malamig yung simoy ng hangin. Ang medyo nakakalungkot lang Vicas is yung sa service. Kasi pagpasok namin, nobody greeted, ganyan, wala rin nag-assist kagad, wala rin nag-lead sa amin papunta dun sa alfresco dining nila. Tapos nung bumaba kami doon, may isa lang na nagsaserve, tapos ilan yung tables na occupied. So wala kagad nag-aasikaso, medyo matagal pa kami na naghintay. Yun lang naman yung downfall dito sa naging pasyal namin. But food wise, if you want good food tapos good ambience, okay dito sa Asiong's Caviteno sa Silang Cavite. So ayun lang Vicas, so don't forget to like, share and subscribe and hit that notification bell para updated kayo sa new uploads. See you soon!